Samantala, ilang tulog na lamang ay Semana Santa na. Kaya sa ating pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang mga tradisyon at paniniwala ng mga Pilipino tuwing mahal na araw. Mula po yan sa aming kasamang si Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! Semana Santa ang linggo kung saan ating ginugunita ang pasyon ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo tuwing Kuwaresma o Lenten season. Makikita sa aklat na Kuwaresma na inilabas ng bookmark na inedit ni Hilda Cordero Fernando at Fernando Nakpilfialsita at may fotografiya ni Noli Yamsuan Jr. ang yaman ng mga ritual sa Pilipinas tuwing mahal na araw. Ngunit, paano naging ganito katindi ang ating kamalayan sa mga araw na ito? Siyempre nangyari ito nung dumating ang Katolisismo na dala ng mga Espanyol. Ngunit, lalo na nang ilathala noong 1704 ang pasyong Tagalog ni Gaspar Aquino de Belen, isang Indio na nagtatrabaho sa printing press ng mga Jesuita. Ang Biblia ay hindi noon pinapabasa sa mga tao sa takot na magkakaiba-iba ang interpretasyon nito. Kaya ang pasyon ang naging batis natin ng kaalaman ukol sa buhay ni Kristo. Nagkaroon ng iba't ibang versyon nito na mali na ang turo. Kaya nagkaroon ng revisyong doktrinal ang Indiyong pari na si Mariano Pilapil. Inawit ng mga Pilipino ang pasyong tulad ng pag-awit ng sinaunang awit sa patay o ang tagulaylay o dungaw. Taon-taon hanggang ngayon, patuloy na binabasa ang Pasyong Pilapil o Pasyong Henesis sa iba't ibang wika sa Pilipinas na hinahatid sa barangay ng mayayamang mga pamilya. Ang mga pabasa na tumatagal din ng ilang araw ay paraan din upang ang mga kabataan ay makakilala ng mga bagong kaibigan. Ang unang araw ng Semana Santa ay ang Domingo de Ramos o Linggo ng Palaspas, kung kailan ginugunita ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem gamit ang mga palaspas na gawa sa niyog na binibindisyonan ng pare upang mailagay sa mga bahay panlaban sa kidlat o masasamang espiritu. Sa Marinduque mismo, ang pare ay sasakay sa aso ni Kristo, habang sa Bulacan naman ay nilalagay ng mga kababaihan ng Maloros ang kanilang mga tapis sa dadaanan ng pari o ng estatwa ni Jesus na nakasakay sa asno, yung tinatawag na humenta, bilang pagpupugay. Mayroon din mga koro na nakataas sa mga tinatawag na kastilyos na nagsasaboy ng bulaklak sa pari. Sa Bigan, Linggo din nagsisimula ang posisyon ng Semana Santa, ang Via Crucis, kung saan ang mga estasyon ay pinalalamutian ng mga gulay, prutas at longganisa. Nagsisimula din sa maraming lugar ang senakulo, ang mga palabas na batay sa pasyon na nagtatagal hanggang Biyernes Santo. Ang babaeng inaalok na pumapel bilang Birheng Maria ay kailangan pang ligawan ang mga magulang ng direktor nito. Sa Metro Manila, ang sikat na mahigit 100 taon na senakulo ay ginaganap sa Malibay, Pasay. Lunes at Martes Santo naman nagsisimula ang katahimikan ng Semana Santa. Bawal magsalita ng malakas at magpatugtog ng malakas na musika. Tuwing Martes Santo at Biyernes Santo, pinaka-epektibo raw na mga anting-anting ang nakukuha sa mga puso ng saging. Miyerkules Santo naman ang araw ni Judas sa Laguna, Pampanga, Bulacan at Iloilo. Nagkakaroon ng malalaking prosesyon na nagpapakita ng mga ng bawat bahagi ng pasyon ni Kristo na iniingatan ng mga mayayaman at inilalabas sa mga magagarang karosa. Abangan ang iba pang mga gawain natin tuwing Kuwaresma. Ako po si Xiao Chua, Past Television ng Bayan. And that was Xiao Time. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! Ngayon po ang huling linggo ng Kuwaresma na kilala natin bilang Holy Week o Semana Santa. Ang salitang Kuwaresma ay nagmula sa salitang Latin na quadragesima o 40 days na simbolo ng isang mahabang panahon sa banal na kasulatan. Ito ang mga bilang ng araw kung kailan ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ang mundo sa panahon ni Noe, ng pag-aayuno ng mahal na Panginoong Heso Kristo bilang paghahanda sa gawain ng Diyos at ng araw ng pakikisa ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga disipulo matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli. Nagsisimula ang Kuwaresma sa araw ng Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. At ang pinakatampok nito ay ang tatlong huling araw nito na tinatawag na banal na triduo ng buhay ni Kristo. Ang pagsasabuhay ng huling gawa at salita ng Anak ng Diyos. Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Huwebes Santo, magaganap ang mga malalaking kumpisalang bayan kung saan pila-pila ang mga tao sa paghihintay na makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kumpisyon o pagsisisi sa kasalanan ng mga pari. Gayun din sa Morong Rizal at sa Betis, Pampanga, nagkakaroon ng ritual ng kordero o ang posisyon ng pagkaing tupa na gawa sa patatas at kamote.
Dahil sa pagbabawal sa pagkain ng karne bilang sakripisyo sa Kuwaresma, nagkakaroon ng mga pagkain ang mga mayayaman na tinatawag na karidad, na kadalasan ng ulam ay mga isda. Dahil Huwebes Santo naganap ang huling hapunan ni Jesus na gumugunita sa pag-aalay ng dugo ng tupa para sa kaligtasan ng mga Israelita mula sa Egypto, at sa simbolismo na siya mismo ang tupa ng Diyos na mag-aalay ng dugo para sa kasalanan ng sanlibutan, magkakaroon ng banal na misa na susundan ng pagtulad sa paghugas ni Jesus bilang kababaang loob sa kanyang mga apostoles. Ang paghugas ng mga pari, obispo o ng Santo Papa sa paa ng mga kinatawan ng simbahan. Matapos nito ay magkakaroon ng posisyon ng banal na sakramento na tatanuran ng mga tao. Magkakaroon ng vigil na tinatawag upang samahan si Jesucristo sa paghihirap ng kanyang kalooban sa hardin ng Getsemani, kung saan nakita niya ang kanyang magiging mga paghihirap at hapis. Magkakaroon din sa hapon na ito ng mga bisita iglesia, ang pag-church hop ng mga deboto para gawin ang Via Crucis at magtamo ng mga biyaya. At sa pagdating ng Biyernes Santo, institusyonal na simbahan ay tahimik. Simbolo ito ng payak na paggunita sa loob ng simbahan. Siete palabras o seven last words sa hapon, pagbasa ng paghihirap ni Kristo ayon kay San Juan, pagsamba sa crucifix at pangungumunyon. Ngunit, sa labas ng simbahan, buhay na buhay ang makulay na araw na ito. Abangan bukas. Ako po si Xiao Chua, Past Television ng Bayo. And that was Xiao Time. Makasaysayang araw po, it's showtime! Bagamat payak ang paggunita sa loob ng institusyonal na simbahan tuwing Biyernes Santo, ang paggunita ng mga Pilipino sa labas nito ay makulay, kung hindi man madugo. Laganap ang pagpipenitensya sa buong Pilipinas. Natutunan natin ito mula sa mga praile. Hinahagupit ang sarili bilang disiplina o pagpipigil sa pag-iimbot, pagnanasa at pagkamakasarili ng kalooban. Ngunit, ang disiplina ay naging penitensya o ang literal na pagdamay kay Kristo sa pagsasabuhay na muli ng kanyang paghihirap upang mahugasan ang mga kasalanan. Marami sa mga penitente ang susugatan sa likuran at sa init ng araw ay lalakad, hahampasin ang sarili upang lalong dumugo ang likod. Ang iba ay nagbubuhat ng mga krus at sa bawat pabasa ay dadapa sa init ng aspalto. Sa Kutod San Fernando, literal na nagpapapako sa krus sa loob ng ilang minuto ang mga penitente. Sa Bulacan, naging popular si Lucia Reyes na nadama na pinili siya ng Diyos na gawin ang sakripisyong ito sa maraming taon. Para sa marami, kalokohan ito. Ngunit, kung titignan ang kultura natin bago dumating ang mga Espanyol, may template na tayo nito. Nagpapalupot sa kanilang mga braso at leeg ang mga Tagalog sa pagkamatay ng kanilang dato na penitensya na ngayon para sa pinakadakilang dato sa lahat, si Jesucristo. Gayun din, sa tuwing nagkakasakit ang isang tao, winiwisikan siya ng dugo ng baboy upang mawala ang kanyang sakit. Kaya taliwas sa paniniwalang paglilinis lamang ng kasalanan ang gusto ng mga penitensya. Makagawa ulit ng kasalanan, ang pagsasakripisyong ito ay ginagawa din para magtamo ng kalusugan o ginhawa. Kapag natupad ang kahilingan, mamamanata din ng isang penitente upang magpasalamat at gagawin niyang regular ang penitensya bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. At kung sa pagkakasakit, hindi na niya kaya itong gampanan, maaaring mga anak na niya ang gagawa nito sapagkat ang utang na loob ay naipapasa sa mga anak. Sa Kalayaan, Laguna, nakakatuwa ang mga bata ay nagpepenitensya din sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng tinggulong o paggulong sa mainit na kalsada, suot ng mga tuyong dahon ng saging at pagdapa habang nananalangin. Matapos ang penitensya, tutungo sa ilog ang mga penitente upang maghugas ng sugat, balik sa trabaho kinabukasan. Sa Marinduque, ginugunita ang senakulo na nakamaskara o tinatawag na moriones. Matapos ang alas 3, oras ng pagkamatay ni Kristo, gaganapin ang tinieblas o ang rites of darkness. Ibababa si Jesus sa krus at magiging santo entiero o patay na Kristo ito. Lilinisin at aayusan tulad ng kung paano inaayusan ang mga patay sa kordilyera. Kung pinapausukan at iniinom sa kordilyera, ang huling katas ng patay sa Laguna, pinapausukan din ang Kristo at ang pinamunas na panyo ay nagiging anting-anting. Magkakaroon ng taimtim na posisyon sa tulad ng paglilibing kay Jesus. Tahimik ang marami hanggang hintayin ang Pasko ng pagkabuhay, kung kailan sa umaga bilang paggunita sa pagkabuhay ni Jesus ay isang bata na gumaganap ng anghel ang ibababa upang tanggalin ang itim na belo ni Maria, simbolo ng pag-asa sa buhay na matapos ang hapis at kalungkutan, may ligaya at kaginhawaan. Happy Easter! Ako po si Xiao Chua, Past Television ng Bay. And that was Xiao.
Alam nyo ba kung kailan nangyari ito? Dito lumabas ang kabayanihan ng mga Pilipino. Kilala mo ba kung sinong naglilok niyan? Eskultor ng bayan. E alam mo bang galing sa halamang nila ang salitang Maynila? Kasaysayan ay hindi nakakabago tuwing makasaysayang araw po! It's Showtime! Tutukan ang Showtime sa News at 1 at News at 6. Dito lang sa PTV.